May nag-order sa akin ng cake, kapitbahay lang namin siya. Hindi lang kapitbahay dahil katabi talaga ng bahay namin. Sabi niya kahit ano lang daw ang design, basta chocolate cake dahil nakatikim na nga siya nung cake ko. Pero 3 days bago yung birthday niya, nag-chat sa akin yung anak niya. Nagtatanong kung nagpagawa daw ng cake yung mama niya sa akin. Sabi ko, oo be, nagpagawa siya sa akin. Tapos sinabi niya sa akin na, ate, gawin mo naman yung money cake. O, diba ang bongga, walang kamalay-malay yung nanay niya na money cake na pala yung in-order niyang cake. Sabi daw kasi ng anak niya sa kanya, wala daw munang pa-money cake. Kaya naman in-orderan na niya yung sarili niya para sa birthday niya. Minsan ganyan din ako, in-orderan ko na lang yung sarili ko para may cake ako sa birthday ko. So, ayun na nga, sinenda sa akin yung pera, tapos pinapalitan ko na. So, ito na nga mga mawe, ewan ko ba kung ano yung nangyari dito sa cake ko. Minsan talaga dumadating ako sa punto na yung mismong gawa ko ay hindi ko talaga gusto. Hindi na din kasi ako nag-order sa Shopee ng mga pang-design kasi baka hindi umabot. Tapos tinanong ko naman yung kapitbahay namin kung ano yung color na gusto niya. Sabi niya, blue daw. Kaso yung mga pang-design ko na butterfly, iba yung color. Pink, violet, tapos gold. So hindi siya magmamatch. So last minute talaga naisip ko na baka drip cake na lang yung gagawin ko. So ayun na nga, nauwi na sa drip cake. Buti na lang, meron ako ditong mga chocolate chips. Kaso mga mawe, sa icing pala, medyo hindi na maganda dahil nga na overmix ko ito. Kaya sa mga gagamit ng whipped cream dyan ako, huwag yung talagang i-overmix dahil pangit yung texture niya, parang butas-butas, ganoin. So ayun na nga, ginawa ko siyang white tapos may accent ng blue. Kung makikita niyo naman sa ginagawa ko, hindi talaga maganda yung texture pero laban lang. Tapos ayan na nga yung chocolate ganache at drinip ko na. Akala ko talaga sakto lang yung pagkakatimpla ko ng chocolate chips at saka ng all-purpose cream. Kaso mga mawe, malabnaw siya. Kaya sa mga puntong to, naramdam ko na talaga yung problema kasi feel ko talaga na hindi maganda yung kakalabasan ng cake. Iniisip ko na din na palitan na lang ng design kaso parang hindi na kaya dahil iniintay na din yung cake. Tapos wala pang bantay kay Pio, iyak nang iyak kahit panoorin ko ng TV kaya nawawala talaga yung utak ko sa ginagawa ko. Pero syempre dapat mag-focus tayo sa goal mga mawe kaya tinuloy-tuloy ko na lang, bahala na at nagtulo-tulo na talaga yung drip cake dyan. Nilagyan ko na din siya ng chocolates on top tapos naglagay na din ako ng icing para